Hi, I'm Roy at sa video ng ito, pag-usapan naman natin ang router trimmer. So, let's start! First, ano ba yung router trimmer or router in general? Yung router in general, yun yung parang katam natin. So, ayun yung taga-tanggal ng mga gilid, yung taga-curve ng gilid kung meron tayong katam na kurba. Tapos, pwede rin natin siyang gawin pang design sa mga gilid-gilid. Pwede rin siyang pantanggal ng mga edging kung gagawa tayo ng mga laminates. Yung mga profiles na magagawa natin dito sa ating router, nakadepende dun sa bits na bibilihin natin. So, maraming klaseng bits sa iba't ibang design na gusto natin. Pwede rin siyang pang joinery kung medyo malakas-lakas yung power ng ating router. Pero sa video ng ito, pag-uusapan lang natin yung trimmer router kasi kadalasan kapag cabinet making, yun lang yung ginagawa natin kapag yung mga pang DIYs para magmukha lang siyang professional at malinis tingnan. So katulad ng ibang mga power tools, bago tayo magka-cut, kailangan pag binuksan natin siya, papaikutin muna natin siya ng full RPM para kapag dumikit siya sa kahoy, hindi tayo magugulat kasi minsan kapag yung bit natin nakadikit sa may kahoy agad tapos insert natin, lumalaban. So baka mabitawan natin, madidisgrasya tayo. Itong router na ginagamit ko, ito yung GKF550. So around nasa 3,000 to 3,100 yung price niya. Masasabi ko na sulit siya kasi gamit na gamit silang dalawa. Yung isa nakamount na sa table, tapos yung isa freehand na namin ginagamit. Yung mga magagandang klaseng bits ng trimmers natin, medyo mahal sila. Nag-ranging sila sa 200 to 300, minsan 500 per bit. Pero kung pang matagalan naman or madami kayong projects, mas maganda na na mag-invest tayo sa mga ganon. Kasi kapag yung mumurahin na bits, minsan unsafe. Bumili ako dati, yung Proman yung pangalan niya. Unang gamit ko palang natanggal yung bearing, lumipad. Buti hindi ako tinamaan sa mukha. So magandang investment kapag maganda yung bits natin. Unang-una, long lasting. Yung bits natin hindi siya mabilis mapurol. Tapos safe yung bit din. Yung trimmer natin, meron dalawang essential na bits. Flush trim bit, ayun yung straight bit na merong bearing sa ibabaw. Second is yung round over bit. Saan naman natin sila ginagamit? Yung flush trim bit naman, kinagamit natin siya kapag magpapantay tayo ng mga edgings or magpapantay tayo ng mga laminates kung kailangan saktong-sakto siya doon nakapantay kung saan sila nakadikit. Or kung maggagawa tayo ng template, pwede rin natin gamitin yung flush trim bit. Yung round over bit naman ay yung ginagamit para yung edge ng ating mga projects is hindi masyadong masakit or nakakatusok. Kasi yung edge ng ating mga cabinets kapag nagka-cut tayo gamit yung mga circular saws, table saws, minsan nakakatusok. So, ginagawa natin, kailangan natin patayin yung tusok niya para kapag hinawakan natin, hindi tayo matutusok. Gusto natin smooth lang yung gilid niya. Kadalasan, yung base plate ng ating router is maliliit lang. Mga ganito lang siya kaliliit. So, mas maganda kung mas malapad yung ating base plate para mas maganda yung hahawakan natin. Katulad ng ganito. Yan. Yung ganito, pinagawa ko siya kay Sir Joey Legaspi from Bosch User Philippines. Mas maganda kasi kapag mas malaki yung base nyo, hindi gumagalaw yung router kasi kung halimbawa, ganito lang kaliit, tapos papadaan kayo, meron siyang tendency na gumalaw. Kapag ganito kalaki, mahahawakan niya dito sa dulo, tapos mas safe yung pagra-router natin. Sa pagra-router, merong dalawang ways. Freehand, tsaka yung naka-table. Mas sinasuggest ko na naka-table yung router natin kasi mas madali at mas safe. Kapag kasi freehand, minsan merong mga alanganin na position kapag magra-router tayo ng freehand or minsan kapag maliit yung piece na i-router natin, hindi natin magawa kasi sa freehand. So kung mga maliliit na pieces, kailangan natin ng router table. Yung router table, madali naman siyang gawin. Kailangan nyo lang ng plate. Yung plate, pwede nyo i-order sa Lazada. Mga nasa 1,000 yata yung aluminum plate na siya. Meron tamang pag-feed gamit ang router. Kapag yung router natin, kailangan papunta sa kanan kapag naka-freehand siya. Kapag naman naka-router table, yung piece naman natin ay papunta sa kaliwa. Datandaan nyo, kapag yung freehand, yung router natin, yung papunta sa kanan. Kapag naman naka-router table, yung piece papunta sa kaliwa. Ang reason behind that kasi, ang ikot ng blade kapag naka-freehand ay clockwise. Kapag naman naka-router table, nagiging counterclockwise kasi binabaliktad natin yung router. So kailangan kapag yung blade papunta sa kanan, yung piece natin papunta sa kaliwa.
para hindi dudulas yung piece natin. Kasi, alam mo, yung blade papunta sa kanan, tapos yung piece natin papunta rin sa kanan. Ang mangyayari doon, parang tinutulak niya lang palayo yung piece natin. So, magiging delikado siya. Alam mo, yan, pakanan, dudulas lang siya. Isa pang tip kapag gagamit tayo ng router, kailangan yung bit natin is konti lang yung nakalabas. Bakit konti lang yung nakalabas? Para mas safe. Kasi kapag malaki yung nakalabas, may tendency na may iba pang tamaan yung bit natin. So ang gusto natin, ang matatanggal lang, is kung ano yung intended na matanggal dun sa tatanggalin natin. So kailan natin malalaman kung kailangan na natin palitan yung bit natin? Malalaman natin kapag sobrang ingay na yung router, tsaka nagkakaroon na ng burn marks yung ating mga piece. Kasi kapag sharp yung bit natin, walang burn marks yan. Tapos hindi siya ganun kaingay, matining lang yung tunog niya. So, ayan po ang ating router. So, if meron po kayong questions or any comments na gustong idagdag sa ating router discussion, comments niya lang sa baba. So, thank you!